Yes guys, so 9165 Dangerous Drug Act of 2002. Focus lang tayo sa Section 5. Kasi hindi natin mauubos ko kapag nilahat natin, no. Focus lang tayo sa Section 5. Meron na tayong 11, 12, o ngayon naman Section 5. Pambansang kaso, Dangerous Drug Act 5 or 511. Diba? So by the way guys, kung first time ka sa aking channel, no, ito ako nga pala si Pulisya ko and iyong criminologist online or dito sa YouTube. So ngayon kung mga gusto mo ang ating mga content, criminal law lang naman. So basic criminal law. Medyo masakit sa ulo, no? Pero pilit nating intindihin kasi mas masakit sa ulo kung hindi mo alam. Okay? So ano ba itong Section 5 ng Dangerous Drug Act? Commonly ang salitang kanto dito ay pusher. So isa kang pusher. So pag sinabing pusher, big time, 'di ba? So drug lord, ikaw ay kasama sa mga lord. Kasi ikaw ay drug lord ang suspect dito. Diba? Generally speaking, kapag ikaw ay isang pusher na akusahan ng 5 pusher, na siyempre ikaw ay nag, pag sinabing 5, ikaw ay nagbebenta, trading, administering, dispensing o transporting drugs. So pag ikaw ang nahuli talaga dito, ang suspect, gumawa ka ng himala, sa field pa lang ay gumawa na ng himala. Kasi kapag in-apply talaga ang batas dito, mabigat ang kaso, mabigat ang bayad, mabigat ang bail. Okay? Normally, hindi siya bailable ang 5 kapag ikaw ay na-charge, kapag ang suspect ay na-charge ng 5. So magkano naman ang parusa kapag napatunayan na ang charge sa iyo ay 5, 9165 Section 5, 12 years 1 day to 20 years lang naman. So 12-20. 12 mula 12 taon hanggang 20 years. At mayroong bayad na prom. Nagra-ranking siya sa pinakamababa or minimum niya ay 500,000 to 10 million. Diba? Eh, kasi lord ka naman daw eh. Kaya binigatan nila ang parusa. I expect na, they expect ang court assumption na kapag lord ka, pusher, big time. So may pambayad. So kaya nilagyan nila from 500,000 to 10 million. Bayad yung kaya, iyon yung possible na i-fine kapag naganap na yung final sentence. Ang final sentence niya pagkakulong ay 12 hanggang 20 at ang fine niya ay from 500,000 to 10 million. Speaking of bail, so hindi siya bailable. Okay? Hindi po siya bailable. Kapag 5 ang kaso, hindi siya bailable. O, from time to time, sabi ko nga sa inyo, ang mga hukom ay tao lamang din yan. So, case to case basis, kung nakikita nila na kahit 5 yung charge mo at nakitaan ka ng potential, maaaring pagbiling ka siguro o maaaring yung iba dati ay sinasama pa sa bargaining.
Pero ang alam ko ngayon, nag-start ng 2021, matabang na or hindi na nila pinapayagan yung bargaining. Kaya kapag 5 ang charge mo at malakas ang kaso, goodbye. Mahirap lumusot. So, matandyan nyo naman. Kaya baka ganito, guys, maaari iwasan nyong ma-charge. Puro kaya sa field pa lang dapat masettled na. Kapag nakaabot sa court, is another level up, mas lalong humihirap ang kaso. Mas maganda niyan, wag nyo na lang subukan. Wag nyong subukang mag-transport, wag nyong subukan maging pusher. Kasi kapag kayo ang suspect ay nabinwit, minimum of 12 years to 20 years, patay na. So, yung siguro, makulong ka man, mabait ka sa kulungan, siguro minimum mong service is 10 years, ay 12 years. So, maaaring in 18 years, 15 years, makalaya ka na. So, kung 40 ka, 50, doon ka na magre-retire. Aabotin mo yung 60 years old ng suspect. So, ang hirap, di ba? Kaya wag nyo nang subukan. Sa mga disoriented naman regarding sa ginagamit ng mga pusher, yung magta-transport, pakiusap lang kapag hindi nyo kilala yung tao. Kahit kilala nyo, makikiusap na itong bagay na to ay dalhin mo doon sa kakabilang bayan, sa kabilang ibigay mo kay Punso Pilato, wag. Kasi baka nga drugs yun, so ikaw ang magiging suspect nun. Kaya sa mga bata pa, no, mga disoriented sa mga senaryo, wag ganun. Huwag kayong magdadala ng gamit na hindi nyo nakikita. Siguro, kung bubulat-latin yan sa dalawa nyong mata na nakikita na wala talaga siyang laman na drugs, ay pwede. Pero pag suspicious, kahit kilala mo na ipapadala lang sa'yo, huwag na huwag mong gagawin yun. Kasi kapag sa'yo ang natrap, ikaw ay natsambahan. Pag ikaw ay nahuli, ang suspect, na position or transporting, ang bigat po ng kaso. Okay. So, yan po ang 5. Maraming salamat sa pagsusuporta nyo at ini-invite po kayong mag-subscribe sa ating maliit na channel. Thank you for watching. At muling nagsasabi, no, ako nga pala si Polisya ko, ang iyong criminologist sa YouTube. Thank you for watching.